Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tulas ko. Magandang araw mga kaproject. Kumusta kayo? Bumili pala ako ng heated towel rack sa HMR Shop and Bid. Napanalunan ko siya sa bid na 490 pesos. Pag bumili ka pala ng bago nito, mga 4,800 sa online shopping. Kaya malaking discount na rin siya mga kaproject. Tara, buksan na natin. Oo nga pala, nasa description din niya na incomplete ang accessories niya. Di bale, tignan natin, baka pwede pa natin siyang maremedyohan. May balcony naman yung condo namin at pwede magsampay ng towel. Kaso, maalikabok yung area na yon, kaya hindi rin kami makapagsampay. Kaya binili ko itong heated towel rack. Ayun, okay siya mga kaproject. At ito pala yung kulang na accessories niya. Kulang siya ng isang mounting post. Dapat kasi apat ito, pero okay lang yan. Gawa natin ang paraan mga kaproject. Ayun, ang wattage pala niya ay 40 watts lang. At meron din siyang timer na pang 2 hours or 4 hours. Kaso, iba yung power plug niya. Di bale, madali lang yan mga kaproject. Ito naman yung wall mounting accessories niya. At ito yung mounting post. Okay siya, stainless steel din. Kaso, tatlo lang siya. Tara, kabit na natin siya mga kaproject. Ito yung tox at screw na ito naman yung kakabit sa wall. At dyan natin ikakabit yung mounting post. At meron siyang screw lock para hindi matanggal. Madali lang pala siya mga kaproject. Tara, punta tayo sa bathroom at ikabit na natin. Ayun, ito yung magandang pwesto niya, malapit sa power outlet. Okay, markahan na natin yung mounting post location. Tapos, mag-drill na tayo ng butas. Maglagay tayo ng plastic para hindi kumalat. Ayun, pagbutas na lahat, lagyan natin ng construction adhesive bago natin ilagay yung tox para mas lalong tumibay yung kapit niya. Ngayon naman, i-mounting accessories niya, lagyan natin ng double-sided tape para hindi siya lumuwag at gumalaw. Pampatibay ko lang siya mga kaproject, pwede rin naman na walang ganyan.
Okay, taray, kabit na natin. Ayan, okay na. May kabit na siya. Okay, linisan na natin. Okay din naman pala, kahit kulang yung mounting post at madali mo na rin makuha kung ano man ang isasabit mo. Ngayon, para masubukan natin, lagyan muna natin ng universal adapter yung power plug. Okay, testingin natin mga kaproject. Ayun, nag-power on. Pag nag-press ka ng isa, 2 hours yung timer niya. Pag nag-press ka ng pangalawa, yung 4 hours naman. Ayos siya mga kaproject. Ito na, dumating na yung in-order ko na power plug. Naka 90 degrees yung power plug niya. Okay siyang gamitin para hindi masagi yung kable niya. Try, kabitan natin mga kaproject. Ayan, okay na. Mas maayos yung latag ng kable. Okay, subukan na natin. Sampulan nga natin itong basang towel. Uy, okay. Umiinit siya mga kaproject. Ayos. Natuyo nga siya makalipas ang 4 na oras. Ngayon, subukan naman natin yung mas makapal na towel. Ayun, natuyo rin siya mga kaproject. Effective siya mga kaproject. Pwede rin maglagay ng magkakatabing towel mga kaproject. Okay, effective siya mga kaproject. Ito na naman ang bagong tuklas ko mga kaproject. Kung nagustuhan niyo yung video ko or may natutunan kayo, pag-click naman yung like, don't forget to share, and subscribe to my YouTube channel. I-click mo na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Maraming salamat!